sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up everyone? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat ka ng pambabatikos sa mga Duterte ng mga mababatas sa Kongreso at sa kasalukuyang administrasyon ngayon. At kahit anong pilit nyong itago ang katotohanan ay tila walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasa na rin ang buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Former mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez. Binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita. Tila tahas ang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang pilit sa pilitang peke umano ang drug war ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, mga mambabatas ng House Squad Committee at Kerwin Espinosa tila nasampal ng katotohanan at tinamaan kay Richard Gomez. Matapang na naninindigan ang veteran Filipino actor turned to politician at ngayon representative na si Richard Gomez at tila tahas ang binasag ng katotohanan na lehitimo o totoo ang kampanya kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang lugar umano sa Leyte ang siyang buhay na patutuo ng during Duterte's time ay bumaba ang kriminalidad at halos maubos umano ang adik sa Ormoc City. Tila di makapaniwala at nagulanta ang mga buhayang mambabatas ng isa-isang isiniwalat na mismo at nanindigan ang representative na si Richard Gomez na bumaba raw ang kriminalidad at halos maubos umano ang adik sa Ormoc City kung hindi raw dahil sa kampanya kontra droga ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay baka raw lumala ang kriminalidad at droga sa nasabing lugar. Sa nasabing hearing, matapang na tinawag na sinungaling ng former mayor ng Ormoc ang ngayon representative na si Richard Gomez ang naging testimonya umano ng self-proclaimed drug lord na si Kerwin Espinosa matapos sabihin hindi totoo umano ang kampanya kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila napahiya rin ang mga buhayang mambabatas at ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers na tila pinagpipilitan raw na dapat managot ang former mayor ng Davao at dating Pangulo na si Duterte sa kanyang ginawa umano sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Tila kinatwiran pa ng ilang mambabatas sa nasabing hearing na dapat raw humarap ang former President Duterte at ipaliwanag ang kanyang sarili sa mga akusasyon ni Kerwin Espinosa. Hindi naman mapigilan na manggigil ang marami sa ating mga kababayan naging ipinagdiinan mismo ng PDEA sa pangunguna ng kanilang chairman na si Lasso na halos wala raw umano ang naging magandang resulta o inaccurate ang data na pinasa raw noon ng Pangulo sa lahat ng operasyon umano patungkol sa kanyang kompanya sa paglaban kontra droga. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila nasampal raw ng katotohanan ang lahat dahil ayon raw mismo kay Richard Gomez inaccurate o hindi totoo ang ilan sa data na nakuha ng PDEA dahil ang resulta ng kompanya kontra droga ng Pangulo ay mismong lumabas sa lugar ng Ormoc sa Leyte kung saan matapang nanindigan ang former mayor ng Ormoc na ngayon representative na simula nang ipinatupad ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nasabing kumpanya kontra droga o war on drug ay bumaba ang drug cases sa kanilang lugar. Bilang pagpapatunay nga nito ay nakapag-post pa ang kongresista na si Richard Gomez kung saan ay tahasang pinasalamatan pa nito ang dating Pangulo dahil sa naging payapa ang kanilang nasabing lungsod. Matatanda ang pinasalamatan pa ng kongresista na si Richard Gomez ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte dahil
dahil sa kanyang effort na maibsan at limasin ang mga drogarista sa kanilang lugar. Ayon pa sa kanyang post na inilabas online, and I quote, "Yesterday, Lucy Ventsrama and I took our oath with President Rodrigo Duterte at the Malacanang Palace. When it was my turn to have a photo with him, I thanked the President for helping us with our anti-drug and infrastructures programs in Ormoc. For context, from being the drug capital in Eastern Visayas, Ormoc became the safest city in the country during his term. A turnaround that would not have been possible if the chief executive had a soft stand on illegal drugs. I was almost in tears as I thanked him, realizing that he will be in office of a few more days as our leader. Thank you, PRRD. You will go down in history as one of the best presidents this country has ever had. President Duterte said to me, magkaibigan tayo." End quote. Matapos isa-isang binasag at panindiganan ni Congressman Richard Gomez na talagang nakinabang ang ilang lugar sa Pilipinas sa naging paglaban ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte kontra iligal na droga, dito nasampal ng katotohanan at napahiya ng sunod-sunod na tinusta ang kahihiyan ng mga kongresista na katulad ni Kerwin Espinosa. Narito pa ang patunay na inilabas na pahayag noon ng former mayor ng Ormoc at ngayon kongresista na si Richard Gomez at ng kanyang asawa na si Lucy Torres, post online, and I quote, "Siguro kung wala kong first-hand experience, madaling sabihin na failure yung programa ni President. Pero pag galing ka sa isang lugar tulad ng Ormoc noong 2016, makikita muna talaga very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drug. Kung hindi si Presidente Duterte yung naging presidente natin itong panahon na to, siguro by now talagang nasa narcotic state na tayo ngayon. So the war on drugs is what really saved our country. I will stand on what I have always said, that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs, that would have been in this city for the longest time. Hindi yan mababayaran because kahit anong linis nang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unified effort." End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Good job, Richard. Salamat sa pagsasabi mo ng katotohanan. Dahil gusto nilang idawit ang mga Duterte sa lahat ng kabalastugan nila para mapanatili sila sa pwesto. God protect and bless our Philippines." Ang gusto talaga ni Kong Richard ay hindi masira ang buhay ng mga taong may pangarap. Yan ang tunay na public servant na tunay na paglilingkod sa bansa. Bumalik na ang droga simula ng bagong administrasyon. Ibalik ang kamay na bakal. Straight boats, Team Duterte. Yes, talagang totoo ang sinasabi ni Congressman Gomez. Salute to you, Sir Richard. Peaceful na nga ang Davao City simula nung si Tatay Digong na ang naging mayor sa siyudad ng Davao. Kaya kami mga tao dito sa Davao City, ayaw na namin ng ibang pangalang pamilya ang maging mayor namin. Talagang ayaw na namin ng ibang taong pumesto dito sa Davao City. Soli Duterte lang ang gusto namin." End quote. Narito ang fall video kung saan tila ay nasampal ng katotohanan at ikinagulantang ng mga buhayang mambabata sa Kongreso na tila sabay-sabay na napahiya at pinatunayan mismo at nanindigan ang former mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez patungkol sa kampanyang kontra-droga na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pasalamat din po tayo kay Congressman Richard Gomez. Alam nyo, ngayon lang po ako bumilib dito sa tao na to, no? Kasi talking from his experience as sa nga mayor to, Ormoc, mayor of Ormoc City, sa kabi-kabila pong banat ng mga kongresista, mga senador sa war on drugs, parang at kasama po ang buong media, parang wala pong maganda nangyari sa Pilipinas ng war on drugs. Ngayon po, merong congressman at dating mayor na nagsalita na maganda epekto na war on drugs sa kanilang lugar. No? Yung totoo nangyari po. Kasi parang, alam niyo po, kung totoo yung mga pinagsasabi niyo, nakasumpa-sumpa ang war on drugs, edi sana si Tatay Digong, yung Aus Duterte, natuloy na dapat. Hindi po eh. Kahanga-hanga po, huwag niyo pong baliktarin. Buhay pa po kami lahat. Yan po ay naganap. Wala pa pong tatlong taon na dalawang taon pa lang po yan mahigit. Yung war on drugs na yan.
yung administrasyon ni Tatay Digong, kung baliktarin rin nyo yung mga panyanyari. Okay yan sana kung katulad yan ng martial law na nailako ninyo dahil karamihan sa amin, hindi naman talaga, di ba? Eh 1972, ilang taon ba ako nun? 3 taon, malalaman ko ba kung totoo yung mga pinagsabi nyo o hindi? Pero eto po, buhay kami lahat. Oh. Tao na tayo pare-pareho. Nag-war on drugs, tumahimik ang mga kapaligiran. Maraming salamat, ha? Congressman Richard Gomez. For the first time, napahanga mo ko. Alam nyo, sa totoo, talagang ano eh, talagang, anong tawag doon? Talagang, sa dami po ng tumalikod kay Tatay Digong, ma-appreciate mo lahat yung mga may paninindigan na nagsalita na maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Lahat ngayon nagsasalita, maiingay, pati media ngayon, kala mo wala. Kala mo hindi naganap yung bill, kala mo hindi naganap yung war on drugs, kala mo hindi naganap yung hindi maganda yung naidulot ng friends to all enemies to nan. Okay. Ito po, yan po ang mga pag-usapan natin. At syempre, ito pong bintang no, ni Kerwin Espinosa. Dito naman po kay Senator Bato de la Rosa. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Natutuwa po ako kasi bibihira na ako makarinig mula sa congressman, sa mayor, sa governor na pinupuri po yung mga ginawa ni Tatay Digong, no? Bihira na po. Ito po, congressman, naroon po siya sa quad kong kanina para magsalita. Alam niyo, napaka-practical. Ito po ang nakalimutan natin na ganapin, no? At sinabi po yan ng isang congressman na naging city mayor ng Ormoc. Bakit ako bumilib kay Goma? Sinabi niya po, no? Alam niyo, napaka-practical nung sinabi niya. Sabi niya sa quad ko, alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman gantong-gantong pagkakasabi, pero ito yung esensya niya. Sabi ni Richard Gomez, yung mga drug lord, hindi naman po nadadaan sa pakiusapan yan. Naitigil na nila yung droga, no? Karamihan po dyan ay armado. Ito po yung, ito po yung naganap sa field mismo, no? Armado po yan. Yung mga pulis naman, dahil nasa war on drugs, susunod sa pinag-uutos sa kanila ng presidente na tugisin itong mga drug lord at itong mga nangangalakal ng droga. Natural, may mga barilyan. Sabi ni Goma, marami po ang totoong nagkabarilan. Kaya marami pong namatay mula sa mga drug lords, hanay po ng mga sindikato. At meron, marami rin po namatay sa mga pulis. Yun po yung nakakalimutan natin. Ito pong war on drugs na to, marami pong buwis, nagbuwis ng buhay ng mga pulis dito. Para nga naalala na lang po lahat yung namatay yung mga kriminal o yung mga kung may civilian man. Nakalimutan na yung mga sakripisyo ng mga kapulisan. Kaya alam po ninyo, siguro sisingsisi sila, no? Sumunod lang kami. Itinaya namin yung buhay namin dyan sa war on drugs na yan. Ngayon, inuusig kami dahil tumahimik yung mga kapaligiran nung araw. Totoo naman, no? Sinabi ni Richard Gomez. Dinagdagan pa niya. Alam niyo kung ano dinagdag niya? Sabi ni Richard Gomez, dahil sa war on drugs, siya mismo nakasaksi sa City Hall, sa harap ng City Hall. 900 yung sumuko na mga adik, yung nagpatokhang sarili. Isinuko nila yung sarili nila dahil ayaw nilang maging statistics. Gusto nila magbagong buhay. 900. Nakita niya mismo na sumuko sa tokhang at magbabagong buhay. At ang pinakamagandang sinabi niya, tumahimik po yung lugar namin. Yung Ormoc City. Nabawasan talaga yung anumang kriminalidad na dulot ng droga. Eh talagang tumahimik po. Nabawasan ng krimen. Yung nilalarawan ni Richard Gomez na nangyari sa Ormoc City, halos lahat po sa buong kapuluan. Kaya po effective yung war on drugs kasi
Sabi ni Richard Gomez, noon ko lang nakita yung mga pulis na totoong nagtatrabaho. Ang sipag po nila, ganado po. Ganado po. Alam niyo, ginanahan yung mga pulis for the first time. Merong isang presidente na kapareho nila. Etong mga kriminal ay tugisin. Willing silang itaya ang buhay nila. Hindi ko sinasabing lahat ng pulis ay matino. Pero majority po ay matitino. Yun yung nakakalimutan na ngayon. Paano yung mga matitinong pulis? Paano yung sinugal nila araw-araw yung buhay nila laban sa war on drugs? Ah, hindi pala laban para sa war on drugs. Kakalimutan na rin natin sila dahil sinasabi nila Manuel, masamang tao si Digong. Sinasabi ng mga quad ko, masamang tao si Digong. Eh masamang tao pala, bakit mahal ng tao? Masamang tao pala, bakit hanggang ngayon dinudumog kahit saan? Masamang tao pala, bakit yung mga programa niya gustong-gusto ng mga tao? Magpasakalisarbi kayo. Papiliin nyo sila. Sino mas gusto nyong presidente? Si Marcos o si Digong? Anytime, 90% tinitiya ko sa inyo. Isasagot ng tao, Duterte. Ngayon po siya, ano nangyayari sa Quadcom? Ang pangunahin nilang testigo, si Kerwin Espinosa, confess, drug lord. Umamin na drug lord siya. Tapos babalik ta rin niya ngayon lahat. Parang yung pagiging drug lord niya, kagagawan lahat ni Bato. Na kesyo inutusan siya ni Bato, na idiin si Dilima at si Peter Lim. Eh bakit hindi siya pinalaya agad ni Bato? Bakit pinakulong pa rin siya? Hindi na siya drug lord ngayon. Bida na siya ngayon. Alam niyo ang nakakalungkot, no? Yung mga nagpatupad ng war on drugs, yun ang inuusig ng mga tao ngayon. Bakit kaya? Apektado ba kayo? Yung mga umuusig na yun, apektado kayo ng war on drugs? Ngayon, yung pilit niya ay sinasangkot yung war on drugs sa Pogo, nakita na natin. Isang nagpanggap naman na, kita niyo mga testigo nila, self-confessed drug lord. Hindi po namin inimbento yan. Galing sa bibig niya yan. At siya po ay naroon sa Senado. Maganda rin po yung punto ni Richard Gomez dyan kay Kerwin Espinosa. Igalang natin yung mga institusyon. Hindi po natin pwedeng sabihin na lahat na naganap sa Senado, sabi niya, ay kasinungalingan dahil nag-testify sa atin. Kita niyo yung punto ni Richard Gomez. Paano pag sa ibang venue, sinabi niya na nagsinungaling din siya ngayon? Alam niyo po yung mga ganyan tao, ngayon lang po nagiging normal na bumaliktad ka at hero ka pa. Magkaiba yung sinabi mo sa Senado noon at saka ngayon sa Kongreso. Ngayon, hero ka pa? Eh, ano po ibig sabihin nun? Hindi ka mapagtitiwalaan. Bakit? Sa iba-ibang okasyon, sa iba-ibang presidente, iba ang yung sinasabi. Hindi po kayo sisikat sa tao. Ang inuusig nyo, gusto nilang ginawa. War on drugs ang gusto nila. Hindi po ako... Kasi nag-testify po yan, labang kay Dilima eh. Ngayong binawi niya yung pag-testify niya labang kay Dilima, hero na siya? Hindi ba ang tawag dyan ay hindi po pwedeng, alam niyo po sa korte, again, no? Sa korte, hindi po siya reliable witness. Ngayon lang po natin nasasaksihan na reliable witness po yung taong pabago-bago ng statement. Kahit saan niyo po daanin niya na korte, yung taong pabago-bago statement, hindi po reliable. Kaya nga po ginigiba muna yung, ano, yung isang tao, eh, kung credible ba tong witness na to. Sinabi mo, hindi ba siya nanumpa doon sa Senate? Nanumpa din siya dyan. Pareho ba yung sinabi niya? Hindi. Ibig sabihin, pareho ka nanumpa, tapos magkasalungat yung sinabi mo. Tapos, parehong totoo yun sa magkaibang panahon? Tatanggapin nyo na yun. Parang si Pacquiao. Nung siya ay kalaban ni Marcos, may issue ng corruption. Yung pamilya Marcos, ngayong kakampi na siya. Walang issue ng corruption. Number one nga tayo. Nung panahon ni Marcos, number one daw.
Yung mga taong ganyan na pabago-bago depende sa sitwasyon, hindi po pinagtitiwalaan na witness yan. Lahat po nandyan, ano kagad yan, scratch kagad. Ang sasabihin nyo kay Tatay Digong, pinapatay niya mga drug lords. Hindi po tumatanggi si Tatay Digong. In fact, sinasabi niya, susundan niya pa sa impyerno. Wala naman po tumatanggi sa drug lord. Ang tinatanggihan ni Tatay Digong, pati yung pogo, sinasangkot niya siya. Hindi niya nga alam kung ano raw yung pogo, paano maglaro. Tapos kasangkot siya. Ayan yung sinasabi natin. Dito sa gobyernong to, magpalit ka lang ng statement pabor sa kanila, hero ka na. Katulad ni Pacquiao, katulad nito ni Kerwin Espinosa. Hindi ko po alam kung alin ang totoo sa sinasabi niya, nung una o yung pangalawa. Pero definitely, sa korte po, pag napatunayan po na nanumpa ka noon at nanumpa ka rin ngayon na magkasalungat, hindi ka na credible sa tingin ng judge. Ganun po yun. Kaya po hindi kumukuha ng mga witness. No? Kasi aral po yung mga judge. Yung tao na to hindi mapagkakatiwalaan. Sa magkaibang panahon, magkaibang kanyang sinasabi. Yung mga judge, alam po nila yan. Kaya ikaw, sa korte po, walang nagtatangka na ang kanilang witness ay namatay na at nabuhay na mag-uli para maging witness nung nahuli. O iba yun, ha? Hindi to si Kerwin, ha? Si Maslog yun. Pero dito sa Kongreso at sa Senado, okay lang lahat. Basta masiraan lang yung mga Duterte. Credible witness muna. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa banko. Naalala ko yung mga witness noon, nung panahon ni ERAP. Nagtatrabaho sa banko. Sabi, di ba? Paano mo nasabi na siya pumirma niyan? Nakaharap po ako nung pumirma siya ng Jose Velarde. Credible ba yun? Credible. Nagtatrabaho dun sa banko. Walang kaso na kinakaharap. Ganun sana yung mga witness ninyo. Witness sa Senado. Nagpanggap na patay para hindi makasuhan. Eto, umamin na siya ay drug lord. Ngayon, sinasabi kasi pinaamin siya ni Bato. Si Bato na ngayon. Si Bato po ang kasama ni Pangulong Duterte na nagpatupad ng war on drugs. Ang war on drugs po ay hinangaan ng mga Pilipino, hinangaan po sa iba't ibang mundo, parte ng mundo. Kaya po nakilala si Tatay Digong dahil dyan sa war on drugs. Patunay, tumahimik ba? Sa wakas, may nagsalita po mayor. Tumahimik sa lugar nila nung nag-conduct ng war on drugs. Hindi kasi kami mayor, kaya ayaw nyo kami paniwalaan. Tumahimik sa mga lugar ng mga tao. Tumahimik sa lugar ng mga mahihirap. Sana maraming mayor yung magsabi, no, ng katulad ni Richard Gomez. In fairness, kahit ganyan po si Richard, matapang na tao yan. Ngayon lang ako bumilib dyan. Pati yung bakit may patayan na naganap, eh. Di ba? Logic yun, yun. Sabi ni Richard, hindi mo naman mapapakiusapan yung mga drug lord na tumigil na kayo. Oh, parang pinalalabas yung mga sa droga, wala lahat mga baril. Yan yung ngayon, di ba? Nahuhuli mo nang wala. Ipapahuli sa'yo. Pati tao, hindi mo mahuli. Droga lang. Dami na pala nagpapakape. Hindi na. Thank you very much kay Nina na nagbigay sa atin ng $5 na pangkape. At thank you very much kay Dieter Baybay na nagbigay sa atin ng 5 euros. Si Nina naman ay $5. Pakisabi lang, ha. O ngayon po, kung kayo po pulis ngayon, ang order po ngayon ng presidente ng Pilipinas, bloodless war on drugs. Wala po kayong gagawin.
Teka muna. Pucha, pag kami nakapatay ng huhulihin, yari kami sa presidente. Bloodless eh. Yung direction po yung nagbibigay eh. Direction po, Edmalin Morcroft. Thank you very much po. Sa 1399 Canadian dollars na pangkape. Maraming salamat po, madam. Buti na lang congressman si Richard Gomez. Na-imagine nyo ba kung mayor lang, mayor yan at nagsalita siya? Baka sabihin, oh, naroon pala si Marcos na sila yung may operation nun. Sabi ni Richard, pagsalita, hindi ko na alam kung pinagsalita o hindi. Kaya lang, nakakatuwa kahit papano po ay meron ng gantong mga nagsasalita na kakampi nila. Kaya lang, Richard, mag-ingat ka. Ganyan na ganyan si Marcoleta nung simula. Kumontra. Biglang nakita niya lang yung kanyang sarili, tinanggal na sa lahat ng... Dagdag pa po ni Bato. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita siya ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang. Galit na po. Si Senator Bato, no? Talagang sa kanila masiraan lang yung mga Duterte, yung mga kaibigan ng Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.